Hello, our interviewee for this episode is a young Turk, no? A very young designer and a very prolific one. And he's fond of dressing up beauty pageant candidates, not only here in the Philippines, but of other countries as well. So let's get to know more about Norman Acuba. Hi, Norman. Kumusta? Kumusta, Norman? Hi, Derek. Good afternoon po. Okay naman. Kayo po? Okay din. Lahat naman tayo. Nagtitiis. Alam mo naman, pandemya pa rin. But then, I just want to know you better. Norman, sa designer and your other profession. So that's why ang mga questions ko leading to those things, no? Norman, before anything else, paki-bigyan naman ng brief background ng ating audience kung sino si Norman Acuba, ano yung natapos mong course at taga saan ka. I'm Norman Malagueño Acuba. I'm from Albay, Bicol region. I'm 31 years old and I studied at Bicol University. Tapos I'm a registered nurse and a registered midwife. Then last 2018, nag-enroll ako sa Fashion Institute of the Philippines, Makati para mag-start ng career as a fashion designer. So, doon na po siya nagsimula. Okay. Norman, sabi mo nga kanina, registered nurse ka and registered midwife, di ba? Yes, sir. And why did you decide to become a fashion designer? Ano yung naging motivation mo? Bakit mo na naisipan na pasukin ang mundo ng fashion?
Okay po. So, ever since kasi po, Derek, parang dream ko na talaga maging fashion designer. Pero sa family kasi namin, nasa medical field kami. So, parang ikasampo ako sa magiging nurse if ever that time kung makapasa ako sa board exam, which is nakapasa nga. And then, ang dream talaga ng family ko is to work abroad. Ganun ikaw. Talaga. Yung parang, may setting kasi ng family. And then yung kahit sino na may nasa medical field na mga anak or siblings, talagang parang ang idea nila is yung nurse is to work abroad kasi ang hirap talaga ng buhay dito sa Philippines bilang isang nurse. Pero ako kasi, nung 2018, kalagitnaan na siya nung career ko as nurse, biglang sumabi na sa isip ko na sabi ko, dapat within marriage ko yung 30 years old ko, parang nagkaroon ako ng time frame. Sabi ko, 28 ako ngayon, dapat kung gusto ko talagang magkaroon na ng career sa fashion industry, kailangan ko talaga, sabi ko, mag-start na. And then, I met several fashion designer na din dito sa Philippines kasi minsan ini-invite na ng company namin pag nag-show sila. I mean, pag nag-Christmas party kami. Actually, ang parang nagbigay sa akin ng idea about Fashion Institute of the Philippines is which is Jaggy Larino talaga. So, parang si Jaggy. So, nag-judge kasi siya dito sa Christmas party namin. And then, as nurse pa ako, no, nakakausap ko na talaga siya kasi gustong-gusto ko yung aesthetics niya talaga and yung idea niya sa pag-design. Tapos, ang naging motivation ko talaga to start is yung mga nakikita ko ng collections ng kapwa ko na designer this time, na sabi ko, parang kaya ko naman siya. Bakit i-try? Wala namang masama kung magta-try kasi may fallback naman po ako eh. If hindi siya maging okay, pwede ko naman i-push to pa yung career ko sa medical field kasi sabi ko, bata pa naman ako. Pero, sa ngayon, medyo naging okay siya kasi kahit pa paano, may mga client din akong pumapasok. So, pasalamat na lang po sa Diyos at the same time, pasalamat sa mga kliyente. Despite the pandemic, no? May mga pumapasok pa rin. Tapos Norman, di ba, you have a career in the field of medicine, midwife, nurse, and of course, ngayon, pinapractice mo yung pagiging fashion designer mo. Ngayon, ang tanong ko lang, para sa'yo, ito yung totoo, yung nararamdaman mo talaga, between the medical field and fashion designing, alin sa dalawa ang mas fulfilling? Ang mas fulfilling po talaga is yung nasa fashion industry na ako. Ito na po ngayon kung ano po yung na-build kong trust with a client. Kasi, honestly po, magkaiba talaga yung nasa medical field ka and then nasa fashion industry ka. Two sides po kasi siya. Fulfillment ng isang nurse pag natulungan mo yung pasyente na maalipin na yung pain. Kumbaga, may go-home na order yung doctor na matino yung pasyente na pagaling nyo kahit siya 100% na totally talaga na magaling yung pasyente. At least parang isa ka doon sa tumulong para maging okay yung patient. Dito kasi sa side ng isang fashion designer, mahirap i-please yung client, lalo pag hindi ka gusto. Oo. Well, technically, pupunta yung client kasi gusto niya yung steps mo. Number one na yun na iisipin mo na ay yung client talaga is pinapatronize yung product ko kasi feeling ko sa sarili ko, yung po yung pagkakaalam ko, ewan ko po sa ibang designer. Kasi hindi naman pupunta yung isang tao sa'yo magpapagawa ng isang gown kung hindi po gusto talaga yung gawa mo and then ang quality correct. Ng gawa mo. Correct. So, ako naman po, kasi may envision kasi po ako direct na one day talaga, that time nung nagsisimula ako, gusto ko makita yung isang gawa ko na pag binuksan yung altar, gawa talaga sa suit ni bride. I mean, bridal mindset mo. Okay. Ever since po talaga, dreaming na ako na one day sabi ko, pagbuka ng pintuan ng simbahan, gusto ko makita yung gawa ko is suot siya ng isang bride kasi feeling ko po ako yung ikinakasal. Yun yung intention ko na, oo, diba?
Ikaw yung bride, ganun ba yun? Ako na yung bride, ganun po. Kasi every time na gagawa ko ng piece for the wedding, ang parati kong iniisip ako ang magsusuot para 100% po yung ibigay ko talaga na parang ako ang magsusuot sa dapat pagandahin ko siya, whether mababa yung amount or whether mataas po. Parang kasi kakabit nung damit is ako na po yung aim. Nandun po yung 50% na ako. So kailangan maganda po yung quality. Okay. Ngayong nag-pandemic, di ba, yung current situation natin, bilang medical practitioner, hindi ka ba obliged na magbigay ng serbisyo? Di ba, lalo pa ngayon, Norma, tumataas ulit ang cases. Wala bang nag-a-attempt na tawagan ka para pabalikin ka sa medical field? Apo. Actually po, Derek, ano po, totoo po yan kasi last August, September, tinawagan ko talaga ako ulit na bumalik kasi alam naman po talaga ng mga supervisor ko na and then may-ari ng company kasi nung last 2015 po, hindi na po ako nag-hospital. Parang nag-palliative care nurse na po ako. So parang private duty nurse na po siya. So ang dami pong patient, COVID patient na may money talaga po sila na parang gusto nila magkaroon ng personal nurse. Kasi di ba po walang mag-aalaga po sa COVID patient. So, kailangan nila na talagang may magbabantay sa ICU or kaya sa room talaga nila. So, nag-offer sila sa akin ng ganun. Ang problema po, tinanong ko yung family ko kasi syempre po yung business hindi po siya kalakasan this time. Parang sabi ko, oo, reality na po, survival. Sabi ko, kung babalik ako na pag nag-nurse, medyo tuloy-tuloy po yung magiging sahod ko. As in, may 15 and 20 ako maantayin eh. And then, sabi ko, ang nagiging kong struggle po sa decision ko this time, kahit po sabihin natin na with my colleagues po talaga nahihirapan yung mga nurses this time kasi kailangan po ng manpower talaga kasi ang daming patient. Pero, smoker ko din po kasi yung health ko eh. Siyempre po, paano ako makakapagtrabaho kung nadideprive din po yung health ko? Not the physical health po, yung mental ko po, yung mismo kong pag-isip ko. Ang dami po kasing parang stressor this time. Hindi lang po income, hindi lang po talaga siya parang ang iisipin mo is talaga to survive. Not ano po, physically, but mentally kailangan mo din alagaan kasi may anxiety and depression na papasok eh. So, winning ko po yung situation. Sabi ko, kung makakasurvive ako, kung may paunti-unti naman na client na dumating, bakit hindi ko na lang ituon yung pansin ko sa fashion designing ko kaysa sa mag-duty po ako? So tinapat ko po yung supervisor ko. At sabi ko po sa kanila, ma'am, ano po, hindi na po muna ako mag-duty. I really appreciate po na binabalikan niyo pa po ako this time na mag-serve pa po. Kaya lang po, ang hirap po ng situation kasi ang dami na pong parang nahawaan ng mga nurses at dami na pong namamatay na doktor. So, parang inisip ko din po yun. So, yung sarili mo safety, no? Opo. Tapos, ano po, inisip ko din, tinitiblan ko kung may papasok po talagang client. Ang naging maganda lang po kasi, yung mga client ko na po yung nagtatanong kung anong pwede nilang maitulong para magpapagawa na lang sila ng mga everyday wear nila. Para at least po, surviving pa po talaga yung business. Mabuti na lang may mga well-meaning clients, no? Meron, no? Opo, kahit po paano. Kasi na-appreciate nila yung parang past na, ano, na service ko sa kanila. Parang ngayon naman daw, parang time na nila para ibalik din yung ginawa kong parang yung favor. The wedding ng anak nila. So at least ngayon, tulungan lang daw po. And then, yung company ko naman po na pinabawal before, nag-offer din sa akin ng parang extension ng tulong na ako na lang gumawa ng PPE and then the scrub suit. Project this time. So kumbaga nagsanib yung need doon sa medical field at saka yung fashion. Actually po,
Direk, nag-divert na po ako kahit po yung weddings. Kasi po, di ba, minsan mag-ECQ, mag-GCQ, mag-MEC. So, litong-lito po yung weddings. So, ang ginawa ko po, yung mga kawork ko before na halimbawa occupational therapist, physical therapist, kinunta ko sila nung kasagsagan ng pandemic. Sabi ko, ang pwede kong may offer sa inyong tulong is ako ang magmamanufacture ng PPE. Kasi alam ko na po, kailangan na kailangan nila ng PPE. Pero po, binabaan ko na sobra yung presyo para po ang mangyari, break even kami. Tuloy-tuloy po, nabibigyan ko ng trabaho yung mga mananahi ko. At the same time po, natulungan ko din sila. Kahit wala po ako sa workforce nila, ako po yung nag-manufacture. Parang malaking ginhawa na po yung mawala ng, mabawasan ng 50 pesos or 100 pesos yung isang damit nila. So, malaking bagay na po. Pero Norman, it's obvious na talagang you're into fashion. Ha? Look at the clothes behind you, no? Ang tanong ko lang, bilang fashion designer, meron ka bang tinitingala na mga fashion designers na tinitignan mo sa kanilang disiplina, sa etiquette, sa aesthetics nila? Sino yung mga tinitingala mo? Can you name some people? Okay. Sisimulan ko na po sa mga senyora ko po, actually. Kasi magkakaiba po kasi yung atake ng tulad ni na Tita Iva, ni na Tito Francis, ni na Tito Rin, ni na Tito Hiner, and Tita Rem. Actually, magkakaiba po yung malaking tulong po sila sa akin habang minumold nila ako as young designer. Kasi yung pag-ibigay po na nila na lang sa akin kung ano yung tama, sa nakikita nilang mali, na feeling ko tama sa akin, pero alam ko, in real time, ma-realize ko na tama yung pagkakamold nila sa akin kasi may malasakit eh. Hindi ka naman nila sasabihan na mali ang ginagawa mo kung hindi nagmamalasakit sa'yo yung tao. So, each designer kasi may iba-ibang aesthetics. Pero kung yung inaay talaga, one day na sabi ko, sana dumating yung time na hindi ko man siya maabot, at least sabi ko, may path ka na tinutungo na sabi mo sa sarili mo na, ay, one day sana maging ganito kasi may Elsin, may Francis Piran talaga po. Ayun, oh, yun talaga sila yung, sa panahon ngayon, sila yung tinitingala. Sila po talaga yung inaay ko po talaga. When it comes to aesthetics, sa mga silhouette po talaga nila, sila po. Pero syempre po, sa mga discipline and ideas po, dito na po ako talaga super thankful sa mga senyora ko po. Yan sila, Ivan de la Cruz, Francis Calacquian, Rey Lazaro, Henner Gozum, and Rem Divino. Yun. So, ano, Norman, yung mga sinabi mo lahat, no? Sila Michael, sila Francis, sila Ivan, sila yung dalawang Francis, si Rem, si Henner, si Rey. Naka-inkwentro din yan ng mga kliyente, iba-ibang klaseng kliyente, di ba? Paano mo naman dinideal yung mga kliyenteng mas marunong pa sa iyo? Okay, that's one. And then paano mo naman dinideal yung mga kliyenteng ang daming hinihingi pero kapiranggut lang naman pala yung budget? How do you deal with those kinds of clients? Yung mga client, so far po, bilang na bilang pa lang naman ang na-encounter kong ganun pong client, pero pagdating po kasi nung araw, parang sila na yung biglang bumababa. I mean, yung mood nila, parang pag nakita na nila yung gawa. So ako, ang ginagawa ko, hinahayaan ko muna sila mag-get out. Kasi okay. pag ang daming alam, sige, bugbugon mo ako ng alam, ganito, ganyan. Pero eventually po, sinasabi ko sa kanila, sige po ma'am, pag sinaksak po natin lahat yung design or pag ginawa po natin lahat yung design na ganyan, baka po magbumukhang hindi na po talaga siya designer dress kasi ang dami na pong nangyayari sa damit. So, hayaan niyo po muna ako na pumasok sa damit. Ako na po muna ang tumawa ng days. And then, magtulungan tayo ng aesthetics. Pag hindi niyo po gusto, kukunin ko na po yung idea niyo. Pero for the meantime po, ako muna po ang masusunod. Kasi po, pag may nangyari pong mali sa damit, at least ako po ang masisisi niyo. Pero pag ikaw po ang nasunod, pag may nangyaring mali sa damit, sino po ang sisisihin nyo? Ako pa din. So sabi ko, pabalik-balik lang ng pabalik-balik yung damit, hayaan nyo po muna ako ang masunod. Then pag pangit po talaga, sige, kukunin ko na po yung idea mo, i-apply ko, magtulungan tayo. Kasi ang ginagawa ko lang po dyan, Derek, the more na walang nag-lose na isa,
ang mangyayari po niya may friction, mag-aaway at mag-aaway kayo, kasi may hit na siya eh. And then, pumunta ka sa akin na may bit-bit ng design for execution ako. Hayaan mo naman ako nang mag-execute kasi hindi ko nga kinuha talaga yung pinaka-idea ng design. Magtulungan na lang eh. Dalawang ulo kasi yan dapat na nagtutulungan. Actually, ina-apply ko po siya from now and then sa mga wedding ko kasi magagaling na ang bride this time eh. Meron lang talaga silang peg. Minsan may mga bride na bit-bit na po nila ang design from Pinterest, sabi ni natin, from YouTube, and from Google. Nangungopya na. Pupunta sila sa shop. Oo, nangungopya na po. Ito po ang gusto kong silhouette. Ito po ang gusto kong mangyari sa skirt, and then the draping, ganyan, ganyan. Siyempre po, magpresyo na ako. So sabi ko, kung ganyan na ganyan po, ganito yung magiging presyo. So magugulat sila. Ang ginagawa ko naman, sige, ganito. Yung pinaka-base, kaya kong gawin. Pero yung static, sabi ko, depende yan sa magiging presyo na nakaya mo. So sabi ko, mag-meet tayo halfway. Kasi kung iikot ka, sabi ko sa ibang designer, ganyan din ang sasabihin sa'yo eh. Kasi ang designer is hindi pwedeng kumokya. May copyright yan eh. Hindi pwedeng kopyahin namin na as in kopyang-kopya talaga yung design ng isang designer kasi respeto din sa kanya. That's the most important thing, respeto. Oo, respeto. Kasi sabi ko, ano yan eh, pinaglaanan niya yan ng time, ng effort. And then sabi ko, kung gagayahin lang natin, as in kopyang-kopya pati materials, pumunta ka pa sa akin na may sarili din akong aesthetics and idea na gusto kong ma-execute para sa damit mo. Ano lang po siya, konting paliwanagan siguro para magkaroon ng ano ng pinakamagandang project na hindi nagkakaroon ng away yung both sides. Sa bagay, yung nasa ipag-usap na lang yan eh, no? Sa usapan na lang with the client. Oo, no? Parang communication na lang po talaga. Tapos Norman, kilala kita eh, di ba? Nakikita ko yung social media mo. Isa ka sa mga busy na designers, no? Especially pagdating sa mga kasal at saka mga debut. Lalo na itong panahon nitong pandemya, meron ka na bang dinicline? Meron ka na bang dinicline na client? Ano, or generally as a designer, may mga dinidecline ka bang client? At kung meron man, ano ang rason kung bakit mo sila dinidecline po, opo. So far, for 3 years po sa industry, ang bata ko pa, diba? So far po, direct for 3 years, wala pa naman po akong nadidecline. Kasi ang parang prinsipyo ko po is ganito, walang makakawalang client dapat. Lahat siya dadaan sa akin, natapos po dapat yung project. Whether mababa or mataas yung bayad, tatapusin natin siya ng maganda yung outcome dapat. So, kasi po ano, ang parati kong iniisip, ang business po is hindi siya money dapat. More on connections ka dapat and building trust ng tao. Kasi hayaan mo na lang silang mag-spread ng pangalan mo. Ano na yan eh, magiging word of mouth na yan. No, yun naman talaga ngayon, no? Word of mouth yan. So, ang magiging problema po kasi dahil once na nag-decline ka, hindi po natin alam doon pala sa dinecline mo, doon ka makakakuha ng isang one-time big-time project. Yun parang ang kinakatakot ko eh. Kasi ang business po is pag nag-decline ka, parang inayawan mo na po yung swerte, nagsarado ka na ng pinto na may yung grasya. Yung grasya. So whether po mahirap or madali, mababa or mahal po yung damit, kinukuha po siya. As long as na mag-meet kami halfway, nung client and the designer, napapag-usapan naman po. So, wala po. At saka hindi ka rin lugi. Hindi ka rin lugi. Mababayaran mo yung mga mananahin. Ako. Tapos yung materials. So, in-explain ko naman po yan sa kanila na may standard ako ng bayad for the wedding sa mananahin. May standard ako ng mga laces ko na gagamit. Hindi po yung ganito-ganito lang porkit mura gaganitin natin. Hindi po. Kasi ang sa akin is lalabas pa yan sa social media. And then, may mga bisita yan na makakakita. So, hindi natin
hindi natin expect na pagdating ng araw, yung bisita niya, pwedeng manganak yung damit na ginawa natin ng mura na tatlong mahal na damit na makukuha ito sa wedding niya. So, ganun na lang po ang thinking ko parate. Every damit na ilalabas, may babalik na client. Thousand folds pa ang balik niya. Sabagay, true, totoo. Kasi lalo ka na you're a young mind, no? Ganun talaga ang mindset ng mas magets, no? Siyempre, gusto mag-establish mag-establish ng clientele na madami, di ba? Norman, another one na nasa isip ko, no? Nasabi mo kanina, gusto mo ma-reach yung status nila, yung na-reach nila, Francis Tibiran and Michael Cinco. Bukod doon, ano pa yung pangarap mo bilang fashion designer? Sa ngayon, ano po, syempre ang bata ko pa po sa industry, hindi ko pa po alam kung ano ang, kung saan pa ako dadali nito eh. Thankful lang ako kasi ang gaganda ng nangyari sa akin for 3 years. Hindi ko siya ine-expect na kaliwat kanan yung naging ano po, parang project na sunod-sunod po talaga siya. At the same time, tingnan po yung clients ko kahit pa paano nakaka-survive na eh. Ang parang gusto ko lang po mangyari, ma-maintain lang po kung ano ang meron ako ngayon or madagdagan siya ng tarpe. Yun na lang po eh, kasi kung sa pag-establish po ng name, ibibigay at ibibigay po yan ni Lord eh. May time po na kalaan para sa'yo. May big project na ibibigay na talagang ano, aani ka ng tinanim mo, mag-harvest ka na. Kasi kung mamadaliin po, Derek, feeling ko hilaw na hilaw pa ako sa industry na sobrang makipagbakbakan sa kanila. Kaya ang iniisip ko, sabi ko, dun lang muna ako sa kaya ko. Kasi in real time, mamumold naman ako eh. Sabihin natin 10 years from now, 20 years from now, maiiba na yung tingin ng tao and then gumaganda din yung portfolio mo. Yung aesthetics mo, no? Aesthetics mo gumaganda rin, no? Opo. Every day kasi ang fashion is parang nasa medicine eh. Nagbabago at nagbabago siya. So kailangan mo din bantayan siya. So, yun lang po ang parati kong iniisip and thinking ko po na dapat hindi lamunin ng fame or kung anong meron ka yung pagkatao mo. Ang isipin mo lang parati is to gain clients, to help clients talaga, yung mga leading clients na gustong suotin yung damit mo na hindi naman talaga afford na afford, tulungan mo sila kahit papano. Kasi in real time, may babalik na mas malaking test sa'yo. Yun na yung inaantay mo. Kasi ang sa akin lang po, Derek, is self-fulfillment lang po talaga, masaya na ako. Kasi ang hirap po talaga ng ang dami mong iniisip, ang dami mong stress sa buhay, pero hindi ka fulfilled. At this time po kasi na-feel ko na fulfilled ako kasi may mga taong nagtitiwala sa akin. Maganda yung nagiging flow ng business. Ayoko siyang sirain na ang dami kong iniisip, ang dami mong hang-ups, ang dami mong gustong mangyaring ganito na hindi pa siya time. Hayaan mo dumating yung oras na ikaw naman, kaya nga, di ba, celebrate your own season yan na tinatawag eh. So may time ka to celebrate and then celebrate with your co-design system. Para lahat saya. Okay. Norman, matanong ko lang, curious talaga ako, ano or sino ang kliyente ni Norman Acuba? Anong klaseng client ang kliyente ni Norman Acuba? Actually po, sa ngayon, ang hirap pa talaga sagutin. Parang wala pa po akong pinaka-idea kung ano talaga yung kliyente ko and sino talaga yung client ko. Pero i-ano ko na lang po sa'yo kung ano talaga yung pinaka-distinct ng pinaka- parang gusto kong tahakin po sa fashion industry. Kasi ang dami naman po, di ba, na-related sa, sabihin natin, may mga streetwear, may mga avant-garde, may mga ganito. Ako po talaga is more on bridals. So, ang client ko is, feeling ko is, yung mga ikakasal talagang mga tao, which is nasa marriage na talaga ang target ko. And then yung feeling ko, which is, anong age range? Anong age range yung marrying age?
Sa ngayon kasi po, ang nai-encounter ko is may 26 nang nagpapakasal, pero most is 30, 31, 32, and 33. Siya so ang pinakabagong ngayon. 25 to 35, yun sa tingin mo. Ako, mga ganun po. Kliyente ni Norman ako ba? Ako, ganun yung client ko. Ganun yung range ng mga age talaga nila. So kung iba-bracket natin, parang nasa young professional ba? Yuppies. Yeah, so mga yuppies. Yeah, ganun po. Which is, ka-age ko po talaga. Kaya feeling ko, nagkakaintindihan kami ng mga gusto kasi kaparehas po yung edad ng mga client. Sabagay. Oh, totoo, totoo. Alam mo yung gusto nila. Alam mo yung fashion nila. Totoo po. Norman, pagdating ng panahon na titigil mo na yung pagpa-fashion design, syempre magkakaedad din, di ba? We will look beyond, no? Ano sa tingin mo ang legacy gusto mong iwanan sa mundo ng fashion? Sa ngayong edad mong 31, we'll look forward. Sabihin natin, magre-retire ka na at age 50, 55, no? Sa fashion design. Although, mahaba pa yan, Norman, no? If ever, ano gusto mong iwanang legacy sa mas nakakabata? Ang pwede ko pong maibigay sa kanila na or mai-contribute is yung attitude towards client na lang po. Mm-hmm. Hindi ko pa kasi masabi na may iiwanan akong pangalan na ganito yung ginawa ko kasi po ang hirap magsabi, di ba, na hindi ko naman siya magagawa. Pag binalikan natin to after 30 years back, yung nasabi ko. Pero po ako, ang maibigay ko sa kanilang parang advice is how to deal with clients talaga. Yung sinseridad po ng pakikipag-deal sa client. Kasi mapipil ng client kung may puso po yung gawa ko. Kasi pag sincere ka sa mga sinasabi mo and then feeling talaga nila hindi ka nagmamataas kahit anong naabot mo, kliyente na po magdadala ng pangalan sa ibang tao. So, yun lang muna feeling ko po. Medyo hilaw pa siya. Pero eventually, ma-realize din ng mga young designer na kagaya ko din na malaking puhunan yung sincerity talaga na pag nag-deal ka, kasi person to person to eh, tao ang kausap mo. Iba yung pagkaharap mo na yung tao na nagpiteke lang sa'yo compare sa taong totoong-totoo sa sinasabi niya. And then, the outcome, dapat kahit sincere ka, ipakita mo kung ano ang pinalabas ng gawa mo para at least maganda yung flow ng project. Ganun din ba ang masasabi mo sa kapwa mo designers kayo na ados ka edad mo? Dapat ganun ba dapat ay i-practice nila? Kasi merong iba talaga, iba yung pananaw no sa mga bagay-bagay. So ikaw, you have that positive attitude na tuloy lang ang tuloy. At will you, if ever given the chance, will you say the same sa mga kapwa mo? Yung kaedad mo, ka-level mo design. Opo, kasi direct hindi naman masama po na parang mag-gather ka ng, halimbawa, mag-gather ka ng idea with your co-young designer. Okay? Paano ka mag-deal sa client? Kasi ako normally nung nag-start po, nagtanong ako, paano ka mag-deal sa kliyente? Kasi sabi ko, ganito ako, ganyan. So nagkakaroon ako ng point of comparison. Sabi ko, ay, hindi ko ito gagawin. Hindi ako mag-attitude na pag sinabi ng client na ito lang yung kaya ko. Ay, hindi po pwede kasi ito po yung price ko. Ako kasi hinihilot-hilot ko pa po eh. Kaya po ba natin mataas na ng konti? Kasi eventually, ang parating thinking ko po, ang piso, piso po yan. Pero pag dinagdagan yan, tataas yan, madadami po. Dadami. Oo. Kasi kung parating ka po na ang iisipin mo na mababa yung presyo, hindi ka na kumuha ng kliyente, pinaalis mo yung kliyente kasi mababa yung presyo niya. Hindi naabot yung standard ng sinitin mo or yung basic price mo. Kawawa naman yung client. What if dumating yung time, meron pala yun na ikakasal na family or may celebration sila sa family, isang buong kasal binigay sana sa'yo, ibinigay na lang sa iba kasi sa attitude mo. Attitude po rin po talaga yung pinaka number one na puhunan ng isang negosyante, not generalized as designer, negosyante na lang po para as in, ano talaga. Kasi pag nasa business ka is kailangan makatao ka eh. Hindi ka more on money.
paano na yung paggamit ng materyales? Yan, katulad niya, yung anong pwede mong sabihin sa mga kapwa mo, kaedad na designers, o kaya mas bata sa inyo, paano yung sa paggamit ng material, bukod dun sa pagkita, ano ba dapat ang ano doon, ethics, pagdating sa paggawa, paggamit ng materials, pag yung para bang, di ba minsan may mga kliyente nagsasabi na na-shortchange ako, parang nadaya ako, di ba? So ano ba yung pwede mong may advice? Kasi nakita ko ikaw, very ano ka, ano to, voluminous, hindi ka nag-aatubili ng gumastos, bumili ng tela, gumamit ng tela para sa damit mo. So ano ba pwede mong may advice, lalo na doon sa mga nakakabata sa'yo? Kasi po, Derek, di ba ikaw, halimbawa, kami ang nagmamanage ng business namin. Alam namin kung saan supplier kami makakamura na alam namin quality. May mga strategy ko naman eh, pwede ka na bumili ng bultuhan ng isang rolyo para kung nagbabridal ka naman, pwede mo na bumili ka na ng rolyo-rolyo ng tela eh. Para halimbawa, ang gusto lang ni client is minimalist, tapos pumasok lang siya sa basic na presyohan mo, panalo ka na din kahit papano kasi nakuha mo yung tela ng mababa sa presyo. Pwede mo rin, ako kasi po, honestly, pag nag-deal ako sa client, ganito po, ang ginagawa ko sa kanya, inaamin ko agad na sabi ko, ma'am, yung outer lang po yung pinakamaganda natin. And then yung siguro palaman na lang po, pwede po ba yung medyo, hindi na po siya, quality naman siya, pero hindi siya sobrang mahal po. Kasi sabi ko, hindi umabot tayo sa standard price talaga. Okay. Well, willing naman sila, wala naman pong nagiging problem kami. And then, ang ginagandahan ko na lang po talaga, yung pinaka-aesthetics po. Yun, yung panlabas, ano, yung nakikita. Oo, yung panlabas po. Oo, pero yung syempre, nakikita. Pero syempre, Norman, yung loob, di ba, pati yung tahi, hindi mo naman sinasakripisyo yun. Oo, hindi po yung sacrifice po. Kung ano po yung tahi na dapat po sa hinihingi ng presyo, yung po talaga yung ibinigay ko din eh. Wala naman pong nagsabi na parang bakit ganito yung tahi is ganito. Eh, para sa pare-parehas naman. Isa naman po, yung workers po is kung, and then ganito po, nilimiting ko din po yung workers ko. Of course. Sinasabi ko sa kanila na may project tayo ganito. Ako, very open po ako sa mga nagtatahik sa akin and then mga builders ko po. Kasi ayoko pong maglihim sa kanila na minsan may big project po talaga. Time naman nila yung bumawi din sa effort nila eh. Kasi parang ako na lang po yung pinaka-steps. Ako na po yung nagtatap. Then nagpapatulong na lang po ako for the big things. Ang nangyayari po, minimiting po sila every drive, every project po. Alibawa, client A, client B, client C. Sabi ko, eto yung client B, medyo mababa yung wedding gown. Kukunin nyo ba to or hindi natin kukunin? Sila naman kasi po, ang thinking nila, tinuruan po sila na sabi ko, mababa man yan o mataas, kunin pa rin natin kasi kita pa yan ni bumaba lang yung kita natin. Pero hindi tayo pinagutom kasi continuous po yung trabaho. Tulad po ngayon ng pandemic, kung hindi po kami nakasecure ng kliyente, di sana po lahat kami nagugutom. Gutom na. Opo. And then, this time hindi po pwede maningil na sobrang mahal eh. Kasi alam po natin yung client is budgeted. So ako naman, pag may pumuntang client, sige po, kung kaya natin na i-work out na hindi po madulugi ang both sides, bawas na lang po ng konting beadwork or kaya laces. Ito na lang po ang gawin natin. Ito na lang po ang ginagawa namin. Adjustment lang po talaga. At saka pumapayag naman ng kliyente. Opo. Ganun na lang po. And then napaalam naman sa kanya eh. Ang mahirap lang po dyan, kung nagbawas kami na hindi niya alam, yung po yung mahirap. Eh ako naman po, from base pa lang, pinapakita ko na ito po yung base. Pa-check po, okay siya. Ito po yung embellishment, pa-check, okay. O sige po, fitting na po. Pag nakita niya na sa fitting, okay na. Ma'am, ito na lang po yung placement. Tong stones, ganyan, ganyan, the rest. Tapos yun na, approve na po. Tapos na yung wedding gown. So, Norman, before we end this, no, pwedeng pwede makahingi ng message sa ating mga viewers coming from a young designer. Anong gusto mong i-impart sa kanila?
message po para sa mga young designer or lahat, lahat sa mga nanonood, pwedeng bata, okay, pwedeng hindi. Okay. Sa ano na lang po, sa mga kapwa ko, aspirant na lang na young designer na po. Keep on dreaming po kasi parang dati nag-start din ako mag-dream. Yung humahanga din ako sa mga kapwa ko designer na ngayon na sabi ko one day makikita ko din yung pangalan ko sa runway. And then, natupad nga siya. Tapos, pag ibinigay na siya sa'yo, alagaan mo po. Kasi, ang bilis niyang mawala. So, yung trust ng tao, pag niya nawala, so kailangan siyang ilagaya. Tapos, yun lang. And then, less stress, deal with people na yung matino ka makipag-deal sa tao para yung tao din matino din makipag-usap sa'yo. Oo. Kasi ramdam niya na mga tao. Ramdam niya yung sinilitad. Ramdam niya kung ano talagang pitang gagalingan mo. Kasi ano yan, babalik at babalik lang naman sila sa'yo. Huwag mong isipin na nalugi ka. Kasi kung nalugi ka man, isipin mo na lang na tinulong na lang yan sa kanila. Kasi ang blessing niya, sobrang dami pang mas babalik sa'yo. Sa mga taong nanonood sa YouTube channel mo direct, despite of pandemic, alam ko is meron talagang tinatawag na silver line na pandemic. Yun. Ramdam namin na nasa fashion industry this time na ang hirap ng buhay. Kahit ako may option na pwede akong i-push through ulit yung nasa medical field, pero mag-duty as a nurse na iisipin ko na may monthly salary ako pero hindi ko siya inisip. Bakit pinangahawakan ko yung pinangako ko sa sarili ko na gusto ko is ayoko makita ng tao na ayoko makita ako ng mga kliyente ko na give up ko yung career ko sa fashion designing dahil lang sa pandemic na to. Kumbaga, sabay-sabay na ito pang hawakan. Sinasabi ko yan sa mga tao ko na hindi ako mag-duty. Kasi sabi ko, gagawa ako ng way para sabi ko, ma-push through natin to, matapos natin tong pandemic na walang nalalagas, na walang nagugutom, na matitino pa rin ang buhay natin, na nakakatawa pa rin tayo. Kasi sabi ko, at the end of the day, nandiyan si Lord eh, tutulungan tayo. Hindi naman tayo papabayaan. And then, huwag ka lang umasa sa taas. Magtrabaho ka din. Keep moving. Kasi pag hindi ka gumalaw, nakastady ka lang dyan, darating na yung anxiety, yung depression. Ganun lang po eh. So, nasa gitna na tayo ng laban, tapusin natin ito na sabay-sabay. Yun lang. Okay, so that's Norman Acuba from Albay. Norman, thank you. Thank you. But don't go away yet. Tapusin ko lang yung recording natin. Then I'll talk to you one more.